Jessica. Nagbabalik kami for the second series. Di alata para tagulo lang. Pero sige. Second series ng ating Chongqing Major lower bracket, Thunder Predator versus EG Tiny and Bat Rider sa opener naman ng Thunder Predator. Meanwhile, EG naman, they went for to Scar Terrorbait. Masasabi natin sa drop, parang done. Right? Parang done. Nani? Nani? Terror, well, for some reason, pinipilit pa rin ng mga teams, no? And I mean, it's a strong hero. Pero tingnan natin kung paano mag-react yung Thunder. Sa ngayon, pinili nila is a Bat Rider, which is okay naman versus Terror. Kung ma-lockdown mo siya at ma-burst down mo siya during the last duration, hindi na siya makakapag-silent. Solve ka na. Pwede pa sila mag-pick ng Medusa dito. Kung ano na. Usually, na yung nakikita nating trend, may Medusa, may Terror Blade sa kabila. Tsaka yung Medusa kasi, mas maaga kasi siya ma-online sa mga game sa totoo lang. Or at least napapansin ko. Tsaka versus sa Terrorblade, maganda rin kasi yung ano yung Mystic Snake. Pantanggal ng ano, ng mana, tsaka pang, malakas kasi yung damage niya versus sa mga illusions ni TB. So, Disruptor naman yung next pick ng Thunder dito. I think deny pick na rin to against ano para hindi sila ma at least ma-counter dun sa TB. May Bat Rider ka na, may Disruptor pa, mahirapan yung TB. Maganda rin kasi yung Disruptor kapag may kalaban ka mga Blink-in Initiator or yung mga gustong magtakas or what. Siyempre kapag nag-glimpse mo yung Bat Rider kapag pumasok, no, matatanggal ka agad yung lasso, di ba? So, it's a good pick. So ngayon, ang problema naman na rin sa TV dati kung yung third mo is no mana requirement. Ngayon, ang laking bagay na nung 50 mana requirement eh kung maubusan ka pa. Kung may kung mag-Medusa pick man lang sila. Pero third pick, side ng Thunder Predator will be Elder Titan. Very good yung pick na yan versus Terror Blade. Siyempre, natural order, scaling to the late game, matatanggal lahat. Or karamihan ng base armor nitong Terror Blade kasi mataas siya mag-build ng Agi. So, it's a very good pick for Thunder dito. But again, EG, very, very big name dito sa Dota scene, you know, versus a Thunder Predator. I think this is their first ever major tournament. Thunder Predator. Si Frank, si Draken, si Prada. Alam ko, si Panda. Kala ko, Panda itong nandito. Prada, Matthew, and si Otton lang, yung nakikilala ko, yung the number the, one. Yung scripter. Yan, buti may tago mo yan. Pero yun na... Well, I'm sure na dito naman sa tournament na to, hindi na siya makakapag-script or what. Si Aton dito. Siyempre, yung issue niya dati is nag-script nga siya sa Meepo. Tsaka yung mga armlet heroes. Armlet toggles. Ayan. So, shoutout kay Mick Mon Velocero. Hello sa'yo, Pards. Magandang hapon. Hopefully, nakakain na kayo ng oras na ba? Kami hindi pa. Shoutout mga Lodi. Sabi ni Jaibi Alabazo. Mag 1:30 na. 1:30 na pala. Hindi ko ramdam. Kala ko alas 10 pa lang. Alas 10. Ayan. So, last pick. Fourth pick pala. Weaver. Weaver sa side ng EG. Na, I guess, okay naman yung mag-pick ka ng hero na nagli-Linkens versus a Bat Rider. I mean, pwede rin Aghanim's mamaya pang save ng Terror Blade mo kapag na-lockdown siya. Pero nawirduhan lang ako na nag-pick sila ng isa pang Agi Hero versus an Elder Titan. Siguro, iniisip na rin nila, ano,
para mapilitan maghanap ng priority target yung bot rider instead dun sa TV. Sabagay, pwede rin bigyan mo na lang ng multiple targets yung best na. Pero kapag yan, nag-aganin. Di ba yung may no dalawang need. Sumusunod? No need. Shoutout kay Lumaktod. Pa-shoutout naman sa Japan Gamers, mga Lodi, Jake, Ramirez, hello, hello. At shoutout. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Joshua Meha Intala. Yung. What's up sa inyo, guys? What's up sa inyo? At kami, naka-ready na kami dito. Ako, in favor of EG. 2-0. Hindi ko pa, well, ako kasi hindi ko pa nakikita yung mga team. Etong Thunderbird. Yeah, yeah, never yeah, ko pa saan nakita maglaro. Ang noticeable lang nga sa akin dyan si Oton dahil nga dun sa ano niya. Dun sa issue, eh, no? Dun sa issue niya. Yung marinig mo na nga sa team, pangit, issue. Yun lang. Pangit yun lang, ngayon lang kita papanoorin. Mm. Pero, fourth pick, sasayin na nga Thunder, TP, or Thunder Predator. Sino kaya? Bane! Magandang pantago sa BKB ito. Parang, Ako personally, nung bagong patch nung 7.20, ito yung tinatry kong pilit na hero, eh, Bane. Kasi nagandaan ako dun sa first kill, yung enfeeble na tumatagal yung duration. Duration ng ano yung status resistance ata yun. So, kapag na first kill mo, sobrang tagal talaga ng enfeeble. Kaso nga lang, hindi ko na pagana na maayos na. Tsaka sakto yung losing streak ko noon. Kaya hindi mo na tinulay. Medyo pangit talaga yung tingin ko kay Bane. Pero obviously, ano naman siya, anong tawag dito? Parang situational naman na pick na siya. And I guess okay din naman. Kailangan mo din ng lockdown for the Weaver kasi sobrang kulit din yan eh. Kaya magandang pick siya. So, shoutout po watching from Binangonan Rizal. Shoutout naman sa Barak Shop dito sa mga sa Atis. Mga sir, sabi ni Kastan. Yada, easy announcer. Divine. Sabi nga nila. At last pick sa side ng TP. Magandang hapon. Ako nga pala si Orbs together with paring Nate. And we will be your caster for EG versus Thunder. Predator, lower bracket. Mamaya may TNC. Mm. At di kami magkakast. Hindi kami. Yun lang. Hindi kami. Pero after neto, best of 3 series to guys. So after neto, meron na laro which is Fnatic versus Avicii. Sorry, not Avicii. J-Storm. Tapos yung game naman after nun is TNC versus Liquid. So 6 PM and 8:30 PM respectively sila. Mm. Shoutout pala dyan kay Midnight. Ayan, ng Neil D. Guzman. Shoutout sa'yo, Midnight. Uy, ayan, Banks Gaming. Banks Gaming? Pareho pala kami may Banks. Yeah. Gawa kaming guy group. Banks. Pangalan. Parang ang pangit. Parang pangit na talaga. Wag na. Hindi bagay. Pag sa akin ang galing yung Banks, ang bastos. Mm. Wag sa akin. Hindi pwede. Shoutout mo sa mga Dota Gamers ng Golden Gate Colleges. Sabi ni Joe M. Aguada. Pa-shoutout mga boss. Kenneth Curran, Von Allen, at Juggernaut. Juggernaut against Terrorblade. Pwede naman. I mean, kapag na Omnistash mo siya solo, hindi siya makakapag-sunder sa'yo, di ba? So, okay din siya. Pero nakita ko nga, sobrang ganda ng band dito ng EG dito, yung Void Pantanggal versus Weaver. Ang ganda kasi, mga Nostradamus na naman dyan, yung mga nag... May tiwala ako sa yan. Mga nakatingin dun sa live, ha? Pero yun nga, yung Void kasi sobrang ganda versus Weaver and the... Against Terrorblade, kapag ma-chrono mo nga siya, tapos mapatay mo kagad din siya sa loob. Maganda rin siya. Pang ano din, pantanggal din ng task save. So, OD nga yung last pick dito sa side gulat ng EG. Gulat ako dun, OD. Oo nga, nagulat ako. May mga nagsasabi. Nagulat ako. Ang galing nila mag-predict. Ayan. Shoutout kay Dan. Welcome to... Hindi, si Nate to. Si Nathan. I am Nathan, guys. Si Nate. Si paring Nate. Trust me, Anti-Mage. Galing niyo maman mag-predict. Sana. Ay! Shoot! Ayos lang. Wala namang 30 seconds yun eh. Sorry. Pero that was game number one po to. Sisimula na any minute now. Game number one, EG versus Thunder Predator. At magkakalaman. Ako, I'm going for, syempre, I'm going for EG. Pero based on your draft, sinong kanino kayo in favor dito? I think EG has a very, very greedy draft. Pero rightfully so. I mean, EG naman... Ang kalaban nila Thunder dito. Favorites yung EG dito, I'm not gonna lie. And I think I'm just gonna give the benefit of the doubt dito sa EG. I'm just gonna go for EG here. Just because EG is EG and Thunder Predator is not as experienced kumbaga versus this team. But anything can happen. No, we shall see. Like sinasabi nga ni Jazz, 20% lang yung draft at 80% na sa team na. Sila na bahalang maglaro ng game. So tara nga. Game number one, EG versus TP.
TP. TP. Thunderfell. Ginawan ko na ng shortcut. Ako nang gagawa ng shortcut sa inyo, EG. Dapat TP. Ang haba na. Thunder P. Gawin yung TP na lang. TP. TP kasi tissue paper eh. Tissue paper. Pangit kasi pakinggan pag gano'n. Ayan. Pero pwede na. EG, TP, VP. Secret. VG. VG. Oh, di ba? Diba, lahat sila may shortcut. TNC. Ano pa ba yung isa? Tigers. TD. Tigers, Dendy. Napakalinaw. Ah! Tigers, Dendy. Grabe. Noong 1999 pa lang fans na ako ng yun. Tigers. UST ah. Yun. UST Growling UST Tigers. UST Tigers, hindi yung ano, Tigers. Pero Tigers ngayon mo, magiging fan na nga rin ako ng Tigers Ghost, ngayon. Ghost eh. Ayan. Pinsan yan ng TNC. Pero hindi yan si JJ. Si JJ Libet. Pero paalala muna na mga player natin sa side ng TP. It's Elder Titan, Matthew, si Prada on the Bane, si Drake naman on the Tiny, si Frank on the Batrider, si Otun on the Juggernaut. And sa side naman ng EG guys, si RTZ ang maglalaro sa Terror Blade, si Sumail naman sa kanyang Outworld Devourer, Fly on that Disruptor, S4 naman sa Weaver, and Crit Tusk. Oh, may welcome. The... Uy, good luck Sumail Dodo. Ngayon nga, sabi mo na nga, 1999. 1999. Fan ka na ng ano? Ng Tigers. Since 1999. Ayan, tama raw nga pala ako. Nakalimutan ko. Hindi, Tigers na ako ngayon. Pero tingin ko may chance naman talaga yung Tigers. I mean, your experience nandun. Tapos meron ko ng bagong talent. Si Zephyr. Tapos nandun. Support nila. Dun, mga, si Moon. Mga diba? TI1 galing. Mga veteran pa yung mga yan. Si actually, 1437. So, kung tagal nung naglado ano pa. Ano yun? Online team lang. Nandun na siya ng TI1 together with Fear. At tingnan natin kung yung mga ano ba, oldies but goodies makakapalag ba ngayong sa mga next tournament na makikita natin kung saan sasali Tigers. Pero SEA, kung mag-work out yung lineup nila, para magiging ano na, para magiging isa sila sa mga blocker na pwede, Southeast Asian Dota. Tingnan na natin. Siyempre, online qualifiers, kailangan mo naman pumasok muna. So, we'll see. Kung maano nga sila. Obra yung lineup nila. Mushi, Dendy. Pero pag natalo pa sila with Dendy, ewan ko na lang kung sino dapat palitan. Yung buong team, si Dendy, huwag niyong palitan. Ay! Pabor ka lang ata na basta pumasok dito sa Southeast Asia si Dendy. I mean, who would, you know, Dendy playing in Southeast Asia, who would have ever thought of it? TI1 pa lang, parang, doon na lang palagi siya sa Russia, doon na lang palagi sa CIS, Europe na lang siya palagi. Patikim naman ng SEA. Baka matuto na mag-read si Dendy niyan. Pero between these two teams, back to the game naman muna tayo. EG versus Thunder Predator. Never pang nag-meet tong dalawang team na to. Kasi never ever. So statistically speaking, 0-0 sa ngayon. So malaman natin kung sila ba yung maglalagay ng magtatanggal sa EG. Pag natanggal ang EG, nako. Ang laking disappointment. Siyempre, mandami din tayong EG fanboys yep, dyan. Yep. Laking disappointment yan for EG fanboys. And magandang image to for Thunder Predator. Yeah, for sure. I mean, especially for the South American region. Kasi a lot of people consider yung SA is a very weak and young region, diba? So this could be their time. Syempre dati yung Southeast Asia eh, parang ganun din yung dating, diba? Sobrang young, sobrang inexperienced, mga magagaling na player pero parang walang direction din sa mga ano sa paglalaro. Pero dito we'll see four last hits kaagad dito si Tiny, so not falling too far behind sa ngayon. Madidiward pa niya yung Warden sa high ground. So male, we'll see kung ma-outplay niya. He's one of the best mid players in the world. Si RTZ naman. Committed niya na kagad dito yung Metamorph. So, ipagbakan kagad. Mainit ang tarima. Tanghali pa lang. Prada naman. Nakakatikin ng konting kilig. Haras. Konting kilig lang kilig. Galing dito kay Bly. Meron pa naman mga tango. Ganun din. Si Matthew dito. Tinatry niya nang i-face out ng konti. Si Fly. RTZ naman. Chill-chill lang muna. Last it. Same naman dun si Juggernaut dun sa kapila. Buti hindi nag-Juggernaut si RTZ. Ang best ko na napanood, malas yung Omni niya. Kunsan saan tumatalon yung Omni ni Arthur. At dito naman, mga Terror Blade. Pabilisan na lang magtaas ng Sander. Minsan sa Sander din minamalas si RTZ. Game 1 pa lang to! Game 1 pa lang guys. Yung bakbakan dito. Nako si Matthew. Nako Matthew. Matthew. Macho ka ba talaga? Pero yun na, makakaligtas. May mga consumables pa naman sila. Pero ang aga, unti-unti, nawawala yung consumables. Mamaya siguro, makakita. Pag once na makagain na ng levels tong
EG or both teams, pwede na silang maka-pick off dyan. Actually, speaking of Juggernaut on RTZ, yung Juggernaut is actually top pick ng EG ngayon. 5 picks na siya this tournament, kaso nga lang 40% ang win rate niya lang. So, not so picks, good. Pero sobrang baba not na so gawin. Good for EG. Sa EG yun ha, sa EG lang. Guys, huwag niyong pili. Pag hindi niyo kaya hero, huwag niyong pilitin. So, yun na nga. So, nag-pick na lang sila ng Terrorblade dito. Tingnan na natin kung tataas naman yung win rate niya. For EG, but the DD rune for Tiny naman dito. Medyo quiet yung top lane natin dito. Oo, Batrider. Tatakasan niya lang dito yung Batrider. Oh, mukhang so far on the top lane, it's 8 and Batrider. Nasaan? 8 and 8. So, medyo even sila dito. Knowing that merong, oops, wait lang. Dito sa may mid lane, double damage pa. Sumail. Makaligtas lang dito. Verifier. Nakakonsume. Pati yung kanyang Salve. Makakommit na niya tuloy. Makakancel pa kanya. Talagang pinigilan. Ooh, grabe naman si Drake. Draken dito. Pero sleep? Yun lang. May post na naman tayo. Sabi ko palang sleep? Sleep? Stop. Mata-transfer tuloy ganun sana. Again, si Dendy po nasa Tigers. Ayan, Tigers with Mushi. So, ang ano nun is Mushi carry mid Dendy. Siyempre, pwede naman magpalit yung dalawa. Sobrang experience naman ng dalawa. But nakita ko nun, basta carry si Mushi, mid si Dendy, offlane si Moon Meander, post 4 si Zephyr, and 1437, post 5. Most probably captain din siya. Tignan na lang natin yung Ubra. Tara dito naman sa bot lane, Trilane versus Trilane. Wala pang namamatay. Same pa rin ang lead. So last hit lang muna ang gagawin ng mga team na to. Pero eventually magpa-pull away itong si Sumail versus naman kay Draken. I'm sure mahirap din kasi mag-lane ng ganyan. Pero dapat hindi makalapit si Draken versus Sumail. Kasi kapag yun makalapit, naku. Kayang-kaya siya palaga. Oo, makombo. Kaya-kaya siya ma-burst down dito. S4 naman. 6 stacks na sa kanya. Masakit to. Naku. Ayun, nasunog. Ay, may naman. Dalang Baygon. May dalang Baygon dito si Frank. At nawala sa oras dito si S4. Nasprayan tuloy. Ang, yun yung problema sa Weaver kapag early game eh. Sobrang tagal kasi nung cooldown nung ano niya, Shukuchi. Sa early levels. So, na-timingan lang na... Sakto. Nagamit niya na yung Shukuchi niya. At alam niya wala nang pantakas dito sa may taas. Itong si paring S4. Ayan. Banish lang muna. Makakatulong kay Sumail doon. Sleep will go out onto the task. So still, 1-0 pa rin tayo against sa EG. At si Otun. Tignan natin kung makaka-farm ba siya. Who's the better carry? Will it be RTZ or Otun on the Juggernaut? A Thorn. Baka pati Juggernaut, lagyan mo pa ng script. Iikot ka na lang, pero snowball in. Grabe, hindi secret dito. Sakto kagad yung Blade Fury niya. At safely lang, makakatakas dito si Otun. Ganda rin pala ng task pick dito against Juggernaut. Juggernaut kasi masasave mo rin siya yung... yung mga sasave mo din yung mga kampi mo from Omni slash if ever. Then. It's an option na pwede gamitin ng EG dito. Bounty runes naman. First one will go the way of Thunder Predator at nako. Second kill na ba to para sa side ng EG? Crit naman, medyo tanky. Pero off na daanan ng Astral Spirit. So, makukuha pa niya yung bounty rune dun sa taas. Nako, EG. EG naman, ano nangyayari sa inyo for the first 5 minutes? At okay naman, support lang naman yung mga nakukuha dito ng Thunder Predator. Pero kailangan nila since yung tri-lane nga nila sa baba. Tsaka maganda rin kasi yung mga bounty run medyo. Kailangan mo talaga i-contest yung mga yun. Especially against a team like EG, which is very, they're very good at capitalizing yung ano nila, yung lead nila and eventually finishing the game. Pero ito, prada magpapakamatay na lang para makapag-TP back into the lane afterwards. Again, pag sa tower ka namatay, minsan di rin alam ng mga ano. So, pag sa tower ka namatay, 10 seconds. Pag sa neutral, 27 or 26 yung respawn time. Alright. Pero, grabe naman. Huwag kayo mag-away dyan. Wala nang ibang hero, hindi. Meta hero. Pansin natin, sabi nga ni Nate ng isang araw, medyo... stale yung meta ngayon. Yeah. Kung anong hero lang yung ano, yun lang pinipick. It's either TV, Juggernaut, TV, Juggernaut, Medusa. Medyo pili lang talaga yung pool ng ano ngayon. PA. Yeah. Ayan, nagro-rotate sa apat. Pero Echo Stomp, Snowball, ayun para madodge. Itong Blade Fury, he wants to go for the crit.
Tumakas lang dito pero nandyan yung reflection, nilalaban nila tag team. Otun, Otun, Otun na-block pa pero nandun yung magic wand. Otun, makakaligtas ba? And yes, I think he will survive after that engagement, parang Nate. Malas lang nawala dun si Fly sa kanyang disruptor. Pwede sana nilang mapatay yun. Kasi nag-commit na sila dun sa ano eh, kay Crit eh. Sana nakapatay kasi hindi nga nakatuloy. Kasi pero si Atun, naku, mamatay ang ito. Ang sakit ng tag team. Ang galing. Na ano nila, na timingan nila, naka-cooldown pa yung, ano, Blade yung Blade Fury. Pero ito si Prada din, naku. Naharangan ng wala sa oras. Metamorph, napatulog dito. Si paring RTC, Arthur, will he get the right kick? Ba't napalayo nila dito? And on time, nandito na agad si Otun para mag-TP sa may bottom. Eh. Matransfer yung sleep, sayang. Uy, namatay pa. Si Fly, mamamatay dito. Ganda ng mga try dito ng Thunder Predator. Oh. I mean, partida na namatay na yung jug nila. At least nakakapaghanap pa rin sila ng mga trade. Smile versus Tiny on the mid lane naman. And so, sa top, same. So far, pero dito yung last hit niya ni S4 against Batrider. Maski napipake off siya, still. He is top 3 net worth ng EG. Well, leading lahat ng mga core ng EG sa last hits, and that's gonna be able to give them a little bit of advantage, no? In terms of momentum lang. Oh, nakakapatay yung Thunder Predator. Yun lang nga lang actually yung difference, kaya 1k difference na lang yung ano, or less than 1k difference going the way of Thunder Predator. Pero ito, pero dapat hindi na agad dito si Crit. Sakto, buti na lang nailubog niya yung Tiny dito. Pwede siya i-toss back papasok sa tower. Eh. Pwede. Kaya kailangan talaga mag-iinat ni si Mail dito. Pero ito, RTG, pulling yung wave lang. Ito, yun na nga, yung mga Wraith ban niya, dumating na. Ito, 3 and 2. Paring Nate. Ay, ito naman sa top. Simula na ng rotation, naku! Pero ay, kinalagkad! Sakit. Ang sakit! Mm-hmm. Ang sakit. Ganun talaga kapag naka-ano ka, naka-rami kang sticky napalm na stacks. Ang lagkit. Parang na fly trap lang dito si ano, si S, si S4 at wala siyang magawa. Dalawang so, touch na siya. So far, pwede bang sabihin natin sacrificial lane na tong top ng EG? I mean, dapat hindi ka nag ano, hindi ka talaga namamatay dito versus Batrider. Oo, ano ka? Dito lugi ka ng konti kapag nakakapag-stick in napalm, pero ito na ko sabi ko. Hindi naman makakagol. Naku, may glitch back. Glitch back naman. Right click enough, pero naiba ito na kagad doon. Sanity's Eclipse will hit. But Tiny still alive. Draken lumalaban pa, pero right click ni Sumail to finish it off. Mid lane naman, ginugaw nila. Uy. Matthew dropping low. Here comes the Batrider with the Firefly and 2 to fall. Ako, on the si side of Thunder Predator. Pero makakakuha ng return kill dito yung side ng TP. Do you love me? Pare na nga. Dapat hindi ka talaga namamatay as a Weaver dito sa top eh. Ang gagawin mo na lang, medyo greedy na lang siguro yung ginagawa ni S4 dito. Kasi pwede ka naman lumayo, hintayin mo na lang yung sticky napalm stacks na mawala. Pero namamatay nga lang siya. Frank playing really, really well here. Ito na nga kung sinasabi kong surprise factor pwedeng gawin ng Thunder Predator dito. Now, we can never really count them out. Oo, EG, sobrang lakas niyan palagi ng mga nagta-top 3 or what. Pero nasa-surprise ka na lang sa player nila. Medyo mataba na rin yung Batrider habang Matthew naman. There's the tag team. May minus armor pa coming from the Weaver. Right click ni S4. Magiging enough ba? Abalan siya, may backlines. Maaabutan niya ba dito? Uy, na-juke out. Patay. Pero nasa delikato. Sakto yung Echo Stamp. Pero meron na mga time-lapse palayo. Kala ko mababurst siya doon. S4 nakabawi na ng konti kahit paano. Kung namatay siya ng dalawang beses dun sa top, nakapatay naman siya ng isa pa. It's not too bad. Makakatulong naman sa kanya. Again guys, welcome sa ating game, second series. Second series, EG versus Thunder Predator. Pero sa mid lane, na-set upan, nawakwakan at napatulog nila si Fly. Set up lang talaga. Ano magagawa mo? No choice ka na, na-sleep ka na eh. Wala ka ng no choice, pero S4. Wala ka na no choice. S4 on the mid lane naman, dalaw-dalaw na lang. Since Batrider nga. Pero yung Batrider, kailangan nila mag-ingat ha. Malapit na sa dagger timing niya. Nag-drums kasi muna siya eh. I think yun na yung madalas na item build na ginagawa ng mga tao sa Batrider. Pang ano lang, movement speed, tsaka everything lang. Pero good
Dead Crops kung early push. Mm. Mag-early push sila, group up as 5. Pero yun na nga, now grouping us as 5, pero dito naman sa may top 8. Support. Fly lang, off-fly lang makikita nila dito. Kaya makita mo, nag-ride sila eh. Parang si OD na lang yung gusto na lang sana. They wanna be able to find the core kasi sayang din yung smoke mo yan. Nag-commit ka ng tatlong heroes dito. Makikita mo sa sobrang urgent nga nila, magde-drums pa nga sila eh. But they won't be able to find anyone. At mukhang nakatunog kagad ang EG and RTZ. Meanwhile, in Sumailin, dito na lang sila sa may Vlads Weaver. On Weaver. So, interesting. Utility. Maganda lang overall yung item na binibuild madalas ng mga offlaner. Pero ito, settle na lang sila. Fly ang mamamatay dito sa top. For ulti na kagad itong ano. Since nag-smoke na rin tayo, why not? Why not pick off in natin itong nasa taas? Yeah. Sayang din yun. Meanwhile naman si RTC dito, sarap-sarap ng buhay naman dito sa bot lane. Nagli-lead nga lang ng konti yung Batrider, obviously because of the kills, tsaka itong si Juggernaut ng konti, pero ayun na nga, nalagpasan na si Juggernaut. Pero ito sa top lane, makakapush yung Thunder Predator ng konti dito. Sa scale ng late game, kanino ka mas favor? Parang ano pa rin eh. EG pa rin eh. EG pa rin late kasi game. Yung lineup nila, sobrang greedy eh. So they can afford to go late game and win against ano, Tiny versus Jug as well as Bad. So, para sa akin, mas magandang scaling ng EJ. Pero di ko sure kung aabot pa dun. Pero dito naman sa baba. S4, kinakamay. Nandito na yung buong Thunder Predator. Aray. Kinumit pa nila dun. Yung Lasso, meanwhile, crit naman. Bakit ka pa pumasok dun? Nako, nagtry siya maghanap ng trade dun. Pero... yun nga, Grievel laughter all over the place. Matthew will be able to make it out. Yun lang. Two heroes going the way of DP. Yan na ba yung bagong chat wheel ngayon, Grievel laughter? yung dun sa event. Nabibili ba yun? Hindi. Hindi. Kailangan mo i-unlock yun. Ano ba tawag dun sa event na yun? Sa Frostibus? Oo, yung basta yung... yun, Frosthaven. Sorry. Hindi siya Frosthaven. Permanent yun? Hindi. Ang alam ko, hindi siya permanent eh. Hanggang ano lang. January something. I'm not sure. Pero siguro hintayin na rin yung patch after nitong major wala na to. Pa, wala pa rin yung ano yun, no? Sabi, December. Yung MMR reset. Oh, January. January na. Well, it's probably coming after nitong major na to. Kasi usually yun naman yung mga malalaking patch nangyayari after ng mga major. Ma-identify ko na yung mga OP din sa patch na yun. Tapos nerf ng konti or babuff na lang yung mga iba. Yun naman yung naging style medyo ni Ice Frog in recent times. And shoutout pala dyan kay Ling Ling, kay Merlin Rebago. Shoutout sa iyo, Ling Ling. Hello. Frosthaven. Dami na ata matatalo dito sa first 10 kills. At surprisingly, Thunder Predator. Mukhang madaming ang matatalo sa first 10 kills. Alam ko. Kasi kung ako mag-first 10 kills, I would go for EG. Alam ko ano. Sabi si secured. Siyempre, EG yan. Nasa pangalan. Pero mukhang... Nako, Thunder Predator. Taking one of those boxes, no? Ako mukhang may umaman bigla dito sa first 10 kills. Daming, may mga alam ako nag-aano sa first 10 kills eh. Nag-yolo, as in solid na yolo talaga. Pero ito, slowly but surely, pushing mid. Siyempre, hindi pa naman tapos at ito na nga. Ako. Merong set up ng shards. Nandito lahat ng AG. Babanatan si pa nila. Pero sa may likod, naka-scout lang si paring Frank. Who would they go Aray. For? Pero Prada, nakusungkit nga nila. Uy! Napalubog, Batrider, makakatakas ba dito? Firefly, still online, pero ay, si Papa Frank, nasaktan, nagulungan, at nakuha nga EG. Si Papa Franco. Papa Franco, nawala, nang wala sa oras. Kaya ng TNC mamaya? Tingin ko kaya. Pwedeng-pwede nga pa naman, kayang-kaya. Kayang-kaya ng TNC yan. May tiwala lang. Kung TNC fan kayo, tiwala lang talaga. Pero kung Betlords kayo, kayo na bahala. mahirap. Ako, Hindi ako mag-endorse. Kung tatanungin ka, kaya ng TNC. Basta, sinasabi ko anything can happen. Kaya hindi rin ako nagbe-bet eh. Kasi... Hindi ka na nagbe-bet. Ayoko lang. Personal lang, hindi ako better. Ano nangyari na sa $300 mo dati? Lumago ba? Na, meron pa naman. Actually, lumaki na yung $1,000. Oy! Pero hindi ako yung nagbe-bet. Yung girlfriend ko yung nagbe-bet. Hands off ako dyan. Let's go! Let's go, Nate! Let's go!
Lama tayo dyan. Ako. Joke lang. Tingnan natin. Mga giveaways sa page ko. Ayan. Ayan ang gusto ko. Oy. Like nyo yung page. Ano? Nathan. Nathan Dota 2. Nathan Dota 2. Ayan. Kakatapos nga lang yung Arcana giveaway ko. Pero... Ay! Nag-giveaway! Tingnan natin. Next week, mag-announce ka. Lalike ko nga yung 10 account ko sa page. Grabe naman. Pero yun, naka back to the game. 9-7. Nakahabol na ng konti dito yung EG. Pero knowing na ano sila sa lamang dito yung Thunder Panther, EG has the stable lead with the 3K network lead. Oo nga eh. Pero op! May balak silang sumitin. Otun, trying to poke around. Pero napabalik si Crit na attack leads back. Napihilan nga nila dito yung Flaming Lasso at EG will be safe. In. Pero op! Hasted, Draken, Avalanche toss. No one to burst there. Walang follow-up. Nako, sobrang messy yung clash from both sides. Well, mostly sa Thunder Predator kasi maganda rin yung pag-disengage ng EG dun. Sabi ko na nga kanina, pwede nga mga mag-glimpse yung Batrider kapag nag-initiate. Hindi siya nag-blinkin dun, pero nag-initiate siya. Ta, muntik na nga umabot yung Lasso nung una at nakaabot na siya ng dulo pero na-banish. Tapos na ano pa. Hello. Nag-glimpse pa. Anong name lang ko, caster ko? Si Nathan. Ayan, yo, si Nathan. What's up, guys? Pero Prada, rolling boulder, nasa delikado ata at mali yung ginawa dito ng TP. One is down, Echo Stomp will connect. Abang Frank naman will go for the Firefly. Pero op, naharangan, makakatakas ba? Doon yung slow ni Paring Sumail, pero mukhang sasagot kagad. Thunder Predator going for the first kill. Avalanche tolls on to yun print. Lang. First 10 kills will go to the side of TP. At, sad. Sad na lang sa mga nag-bet sa age. Sad sa mga nag-bet sa age. Ako yung nalulungkot para sa kanila. Alam oo, mo yun. Ay. Alam mo yung feeling, bro. Alam mo yung feeling. Feels bad, man. Ay, pag nag-first 10 kills ka kasi, para ka nag, ano, para ka nalang nag-toss coin. Heads or tails na lang yan. Siyempre, hindi mo rin alam kung ano yung game plan nung isa eh. Kasi pwedeng maging passive lang sila. Alam mo naman yung mga big teams, pwedeng maglaro na lang muna sila ng passive tapos bahala na yung ibang team na gumawa ng ano, ng play. Tapos baka i-ally na lang nila yung post 5 nila ng 10 times. Diba? Hindi mo talaga alam eh. So parang 50-50 lang din siya. Ayan. So dagger naman para dito sa Batrider. Online na online na. Mas madali na lang mapipick off yung core. Pero si RTZ ah, kanina pa nandun sa triangle. Sa... Ayun lang pa siya nandito parang sa... Parang deep pa ngayon ito gumagalanto na lang siya. Illuminati. Sa baba. Andito siya sa ano? Andito siya sa Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. Diyan siya namatay dati. Naalala ko nag-Terror Blade siya. Nag-farm lang siya. Pero off. Dagger initiation. Yeah. Catching one. Glimpse back na naman. At napigilan. Sakto yung safety dito ni si Mabel. Uy, Static Storm. Nakakumit kagad yung Static Storm. S4 naman. Na-pinscript. Kinamay. Ang malikot. At S4 will be the casualty dito sa ating Riverside. Mm-hmm. Dami nangyari dun sa clash na yun. Ha? Pero RTZ parang pinag-isipan yung sumali. Pero sabi niya, nope. Farm na lang muna. Offline mode. Offline mode. 4v5 muna. 4v5. That's it. Mukhang tier 1 tower will be going the way of Team Predator. Thunder Predator pala. Really top push. Oo. Easy yan. Mga naka-easy. Ano po kalaban ng EG Thunder Predator? Sila Otun. Yung... scripter ng Mipo dati. Ano ba yung mga script na ano dati sa net? Sa net or sa poof? Ano siya eh, sa poof eh. Nakita kasi nung isang, I think si Knoxville or something. Basta may isang talent na nakita nga na parang sobrang bilis naman. Tapos chinek niya yung logs. Oh. Tapos parang tatlong Mipo ata na poof, same second. As hindi talaga gumalaw ng millisecond. Oh. As in. May palubog, pero tutuloy pa ito ng EG at... support pick, oh, pero merong brain sock. Grabe. Bali, pare-pareho ng second yung script ng as in, hindi talaga gumalaw na millisecond. So, kumbaga, ang nangyari doon, grabe naman yung sobrang bilis mo namang ano. So, yun yung nag-prove na parang isang, parang nag-macro siya na script. Tapos, doon naman sa armlet, parang may, hindi ko lang sure kung paano niya ginawa eh. Basta may script niyang ginawa na siguro isang pindot lang ganun. Ma-identify kung mababa na yung buhay or what, tapos ganun yung ginagawa. Wow. Na parang... Nag-auto-armlet. Na walang downtime. Ibas na... Kasi yun yung... Ano yun eh? Unfair advantage yun eh. Siyempre. Sasabihin mo yung 0.1 second, malaking na yun. Kasi dapat skill din. Skill-based kasi dapat yun. Pero Metro Warp Assist dito. Committed, Matthew. Sure, go down dito naman sa taas. Pero dito naman sa marami lang dulo. May
sumail na mamamatay at hindi maganda trade to para sa line ng EG. Mas malaki yung nakakuha dito ng Thunder Predator. Oo ba naman. Elder Titan lang yung namatay dun sa kabila. Pero Atun here in the trees waiting for some backup. Batrider naka-TP pero gogoba sila. No break out na lang. Wala laso. Si Prada. Prada, oh. May napatulog, Arthur. Kinuha niya yung patulog. Sinaantok ako, pre. Tulog mo na ako. Wait lang. Pero pinasok! Yun lang na damay ba dito? Akala ko makakaano pa. Kasi na right click niya din eh dun sa sleep. Pero na manual tanggal ata ng Bane nun. Kaya ayun. Alay na lang si Fly. Pero maganda dito for RTC is na he has now a BKB going for Butterfly. At mga RTC played passive at nag-online na yung mga gamit na kailangan niya. Yun lang yung game plan ng EG dito. Hintayin lang natin tumaba si RTC tapos go na tayo sa isang lane. Si Thunder Predator naman, kailangan nilang make sure na ma-take naman itong space na to at try nilang gawin lahat ng pwede nilang gawin. Which is nga nakita mo nga, 13 kills na sila dito. So sila yung lamang sa kills, sila yung nagiging active sa mapa. And ato naman, tumatapa naman ng onto. Active sila sa kills pero mukhang EG. Still, tricky network lead pa rin yung na-maintain nila dito. Kasi tuloy-tuloy, uncontested farm talaga yung Terrorblade eh. Pero na-spotted si S4 dito ng ward doon sa baba. May naglagay ng sentry pero may narinig akong Firefly ah. Pang def lang sa mid. Upper, this is lower bracket. Lower bracket. Yes, lower bracket. So kung sino mo ma-ano dito, matalo dito, tanggal na kagad. Pero dito naman sa baba, naku! Sweeping late kill to para sa'yo na di Thunder Predator. Walang kalusot-lusot, walang kawala. So yun, bibigay pa yung tome dun sa Bane for the levels. Pero sa main, medyo nakailang deaths na rin na to. One death. Yung kanina lang pala, yung siya. Pero ano pa rin siya, top 3 pa rin siya sa net worth, so it's not too bad for him. RTC, 14k net worth na nakapatong na at nakabalandra na dito sa ating 23. No, grabe yung movement dito sa taas. Ah. Minute mark, top lane. Sumail, the rest of EG will take down tier 1 top tower. Easy lang. Alright. May onting stack pa na kukunin dito si Sumail. Sarap ng buhay. 14-9. Under Predator, Autun, kailan mukhang EG, mukhang gusto mo nilang bumawi na kagad. Oo, it's time to make their move, sabi nila. At buti ka mo dito. Buti ka mo hindi umakyat si Autun dun sa taas. Well, dapat alam naman na niya. Pero Radiant is gonna scan and they will be able to spot this Roshan movement. Oops. At ito, instant TP na sila. Tama kong sasagutin kagad to ng TP. Hindi. TP to base pala si Tiny. Naku, bilis. Bilis. Mayroon pa kasamang arm at the medallion. Paring S4. Oo pala. Laglag na po ba TNC? Hindi pa. Mamaya pa. Mamaya pang gabi. Sila yung last series, mga 8:30 yun mga pals. Ano sila? Main event. Main event sila. Pero knowing that na may Roshan advantage to EG. Glimpse back on the Tiny. Here comes the snowball. Avalanche on the 5. Pero mamamatay pa rin dito si paring Tiny. At, wala silang follow up. Napag-rebel laughter na lang. Oo, napag-rebel laughter na lang. Pero ito na nga sabi ko. Wait for RTC na tumaba lang ng konti. At ito na nga, charging down mid lane after taking ages. Ato naman, trying to push tier 2 dun sa baba and will be able to successfully do so. Yun nga lang. EG slowly taking over the map control. Shoutout kay Winston Gubantes from Davao. Laglag, hindi pa nga laglag. So, ito yung bracket skin natin. Right. Say natin, ayan. Yun? It's TNC. Versus Team Liquid, 9:30 p.m. and January 23, 4 p.m. Fnatic versus JSTORM. Yeah. What a production! Bakit wala si Kuku? Naban po siya. He was barred from entering the tournament. Sa tournament lang na to. Sa tournament lang na to. Hindi naman siya banned sa China, holy. Dito lang sa tournament na to. And I'm sure even though TI9 will be in Shanghai, shouldn't be a problem for TNC. Siyempre, kailangan mo na lang mag-qualify to be able to get those DPC points. Pero I think TNC a very strong team. They will be able to do it. Yun nga lang patay ang courier dito ng Dire. Butterfly ni RTZ. Oh, oo. Butterfly nga niya yun. Bibili lang sana ng talisman of evasion. Well,
Pero kung sakali man manalo TNC and Fnatic, sila yung mag-aharap sa lower bracket, supportahan pa rin natin. Parehong may Pinoy pride na nandun, it's DJ. Southeast Asian teams, pero ito, naku, si Thunder Predator dito sa baba, medyo nagpa-pressure ng konti, mapaforce yung TP ng TB. Weak Ryo Ekwe, kumuha ka ng bagong account. Kung saan ka masaya, doon tayo. Ayan. Yep. Kung saan ka masaya, doon tayo. Doon tayo. Positive vibes lang tayo, guys. No need to do these things. Kung keyboard warrior ka, diyan ka na lang. Bigay ko sa'yo address ko. Okay lang yan. Kakaalaman tayo dito. Gusto niya ata makita eh. Papakita ko nga. O, ayan o. Ano? Kaya ko sumabay sa mga ganyan. Mas cancer ako. Yun pero, lang. 14 and 10. 4K network lead on the side of win probability EG. Approaching 75% dito sa EG. So, yan yung build. Recently ko lang na ano to ah. Yung Solar Class. Nawala na yung kanyang ano. Nawala yung webcast. Ah, okay. Ano yung nawala sa ano? Sa Solar Class? Evasion. Evasion na yung nawala. Minus armor na lang siya. Tsaka nireplace siyang attack speed na lang. Nakakaslow ng attack speed ang alam ko eh. Ayan. So, kapag kinast mo. Recently ko lang. Nagulat nga rin ako nung ano dati. Sabi ko, bakit Ultimate Orb yun ako? Pagtingin ko, Solar Crest. Okay. Yep. Yan na yung bagong trend. Pero maganda Solar Crest, may konting stats ka na rin. Yun nga lang. Hindi na siya more of a support item kasi sobrang mahal na tuloy ng build-up sa kanya. Ultimate Orb kasi yun ituloy yung isang item na kailangan gamitin. So, yun nga lang yung problema sa Solar Crest. So, mga core item na siya kumbaga. Pero, Bane. Uy, naku, may nahuli pa yata dito. Ay, Courier. Sayang. Patay pa rin. Patay pa rin yung Courier ng EG. So, makakukuha rin yan. Pero mukhang hanggang mag-test ko sa top lane, Toskar na lang yung papatipin nila sa taas. Magka-cancel siguro ng TP to. Kapag makaka-cancel siya na at least dalawa, free tower na to. Pero, tayo ni mga kapag-tipin na rin na ayaw ituloy at napatiki out na lang nandito yung side ng Thunder Predator. Yeah. Malaki naman yung damage na nanonood din sa top. So, pero at least diba naka-force sila ng reaction sa EG na bumalik. Madelay kumaga yung push, so okay din yun. RTC naman with the DD rune, syempre nandun pa rin yung Aegis na yan. Alam mo yung nami-miss ko sa EG. Alam mo yung mga late game comebacks nila. Oo. Oh. Doon sila ano eh. Doon sila nag-e-excel sa mga late game comebacks nila. Gusto ko ulit mapanood yung mga ganun laro. Sobrang intense kasi. Naalala ko yung parang dagon na lang yung saving grace nila noon. Nagdagon lahat sila nagdagon. Oh. So, grabe. May collab nila ng Alliance pa kayata eh. Not sure. Kumbaga sanay yung EG sa mental pressure na ano, na kailangan natin mag-dev. Kailangan natin mabawi and throw na lang. Sayang din na timingan. Napatulog din si Artisan nun eh. Pero scouting lang with the spirit. Malapit na ito mawala yung Aegis na to eh. Ayan na. Ooh! The call, man. Aegis, binawi na. Pero ito, Thunder Predator. Siguro nakuha nila yung timing at sabi nila, wala na daw Aegis, guys. Let's go. Smoke will be used here pero spotted. Pop gagad. Pero EG, kumpul-kumpul dito sa may, meron, sa may shrine ng Thunder Predator. May nahuli pa dito at napatulog. Na-isolate nila pero Jugger ng Libre with the right mix and then the Omnislash will be used. Pero Auton getting and receiving the right mix. Naharangan pa sa tamang daan itong si Auton. Auton nawawala pero that was almost going onto the way of ano Thunder Predator, parang Nate. Oo, ang ganda na nung initiation nila dun sa OD pero yun nga sobrang malas na lang yung Omni Slash napapounce na lang sa mga illusions. Nako, may sumpa ni Arthur. Yun nga basta para, pag nandun si Arthur tapos may Juggernaut kahit sino naman gumamit nun mamalasin sa Omni Slash. May kasamang malas sa Omni Slash. Long. Pero ang ganda sana ng setup nila, nahuli nila na Echo Stamp yung dalawa pero hindi nila na ano, ang na-pick off lang nila is sumain. Sobra yung ang ganda rin ng Static Storm doon. Parang tatlo ato or dalawa na huli doon. Pero ito, Matthew will be stressed a little bit. Sakit na ng ulti. Uy! Kala ko sa sakto pero ang ganda. Sakto yung pasok dito ni Crit. Merong defensive sleep pero the snowball will connect. On to 2. May iba to pa na Fiend's Grip at nahatak pa dito si Crit. Crit naman. Matay. Ako mapapatulog pa ata. Dito naman si S4 pero may magagawa po siya. Fly will go down naman. Trada.
Estrada, nandito sa may likod. They're trying to take out one support. Pero here comes Arteezy. Handang makipagmanuan sa buong bayan. May glimpse back sa may likod. Pero oh, nahuli ng Hicks. Here comes Sumail with the right clicks. Bat Rider is out. And Arteezy will take another one for the team. And dalawang core na lang yung natitira dito. Tick na yun. Si yung tiny na pick-off naman si Fly dito sa side. Pero at muntik na nga actually, namatay na naman yung courier. Kahalos kakabuhay lang ata. Pero ito, go time na ata for EG dito. Magpo-push sila. Arteezy taking that Rax. Grabe naman yung damage dito. Kailangan na lang mag-ingat naman. Jug, meron namang Omni Slash. So, may magagawa sila. Uy! Kakagawa sila dito sa may mid lane. Miss Micro. Yung ano yun? Kay Tiny yun. Dito naman, pero ito. Different take na sa side ng, take sa side ng EG. Yun lang. Well, libreng Rax. Wala ka na rin magagawa dun, sa totoo lang. Kasi, wala eh. Wala din kasi yung Tiny mo. Tsaka, wala ka rin mahanap na initiation na chance dun. Yung bat, parang ano eh. Hindi rin siya makahanap ng opening eh, na makahuli itong si S4, si Sumail, or si Arteezy. Pero sabi nga natin kanina, although leading yung Thunder Predator sa kills, ang EG na-maintain nila yung network nila. Never napunta sa side ng Thunder Predator at mukhang EG, alam nila yung game plan nila, parang Nate. Mm-hmm. So ito na nga, mataba na yung Terror Blade nyo eh. Actually, pwede nyo nga hintayin na lang yung rush, tapos go na ulit kayo eh. Kundi man, baka makahanap sila ng opening dito. Kung may mapitas sila, tapos kung walang buyback yun, or ma-force nila yung buyback yun, sobrang ganda for EG yun. Pero mukhang EG, ready na silang tumigil. Mukhang si Taskar is going for Lotus Orb. Oo. Lotus Orb. Dito naman si Crit. Nako, naka-envy. Alam niya, nako, ito na nga. Punch, Tiny, all silence up, and Tiny, wala magagawa, pero instant buyback will be committed. Nahatak pa ng Firefly si paring Sumail, pero kinain yung Omni Slash. Pero nice! Snowball nice save, and snowball na. Save na sana, pero on time. Nabigyan ng right click damage, pero here comes Arteezy with the right click, sustaining himself. May Sander pang kasama, maski puno pa ang buhay. Pero Arthur, sinong papalag dyan? Papalagan mo, Terror Blade. With the Scuddy, the glimpse back is real. Here comes Arteezy. At Matthew is dead. Triple kill for Arthur. At mukhang it's going to be the tower. And second lane of Wala lang creeps na ngayon. Pero ito na nga padating na. Si Draka naman ginobigla. Muntik na namatay si S4 doon. Pero ito na nga, back to protection will be gone. Tier 3 tower going down at si Draken, bibigay na lang yung buhay. Ultra kill. Nakagad si Arteezy dito at mukhang I think it's time for EG to close out the game. Yeah. At 33 minutes, EG is taken down na Thunder Predator for the lower bracket to ah. For the lower bracket. Walang buyback in Tiny for 76 seconds. Meron naman yung jug pero wala ka rin na naman natang gagawa. As good as GG na to, sa totoo lang. Available pa yung Sander dito ni paring actor. Maski mag-online dito yung jug, wala din siyang Omni Slash. Yun yung problema ng bat dito eh. Hindi na nga siya makahanap ng opening. Tapos kung sino pa yung may i-go niya, mahirap din eh. Kasi kung may i-go niya yung hindi OD, mag-glimpse siya, may save yung OD, pwede niyang mabanish kung sino man yung lasso. Tapos yung Weaver, kung ano man siya, makancel man yung ganun, pwede naman siya mag-ulti. Pero wala nga lang siyang ano. Ayun, may agonist na nga siya, makakatulong na nga rin siya. So, sobrang yung sustain at the sound of MMR. MMR? Mega creeps. Alam mo na kung nasa... Si Arthur, magpapanik din eh. Sander siya kanila. Sander siya, punubuhay niya. Oo, di ba? Kunti na lang. Pero ito si Frank, go niya si Task. Task naman dito, medyo mukhang mamamatay. Medyo mukunat-kunat na tanong. Kaya man nilang take out here at the Snowball and the rest of EG going for the other side of the map. One kill for Thunder Predator. Gagawin yan. Here comes Sumail. Dotto onto Prada. Napatulog nga lang. Pero i-go ba nila to? At sacrifice pa nila. Pero nandyan yung Earth State. Beyond Godlike for Arthur with the BKB. Here comes the Terror Blade. Ang tapang ng Kuya Terror Blade. Nandito naman sa baba na Hex yung Tiny. Pero makakatakas naman siya for the meantime. EG looking confident to finish the game. Go-go na nga ba sila? Meron naman silang Metamorphosis. Tapos nag-assault kiras na nga rin si TV. Si TV nag-assault. Para walang,
negated ang physical ang damage. Bilis ng right click ko. Oh. Pero RTG will go for the tier 4s at EG is good as GG na to. Pero kudos dito kay Thunder Predator, walang tumatapaw. Pinaglalaroan pa sila ng EG. Laban kung laban, Omni Slash in the use on to RTG. RTG, where's the... Thunder pa. The Thunder at nandun na nga yung sanity si Clips. Pero mukhang Thunder Predator being zone out. On to the Ancient. Pero mukhang nga... Ngayon pa lang sila mag-GGC, ha? Kudos. Okay, Thunder Predator, game number 1. And go to the side of EG. Ano lang? Para sa akin, parang outclassed yung Thunder Predator. Makikita mo na lang na ibang level na tong EG na to. I mean, 26k lead towards the end. Never pumunta sa Thunder Predator yung net worth. And although nakakalamang nga sila sa kills, napapatay nila si S4, it's EG pa rin eh. Mm. Ito yung win condition ng EG dito. Actually, sa sobrang greedy ng draft, pwede mo namang i-argue na si Sumail yung pwede magbuhat din or si S4 on his Weaver. Pero 12-06 yung Terrorblade dito. Medyo hindi nila na-shutdown early eh. Kapag kasi maganda yung start ng TB, tapos makakapag-jungle pa siya after nun at mabibigyan siya ng space, he is gonna be able to end the game afterwards when he gets these items like a Butterfly, a Manta, BKB nga actually maaga na nga yun eh. Tapos nag-scady pa siya and even sa dulo, Assault Cuirass na rin. Tapos dagdagan mo pa na naka-hex at BKB na sa mail, medyo mahihirapan ka na talaga eh. Wala ka na magagawa dito sa point na to. Especially kapag tumaba na yung RTZ Terrorblade. Saka gagawin? Tiny dagger. Yung Tiny, nag-try din siya gumawa ng space. And yung Batrider, actually maganda yung start niya dun sa top. Pero... It's Weaver lang yun eh. Weaver na he didn't went for damage. He went for more of a utility. Meron siyang Solar Crest. Meron siyang Vladimir's. May extra armor. Yun nga eh. Kaya yun. I mean, Thunder Predator, kulang siguro lang yung ginawa nila. Nakita nga natin medyo okay yung start nila. Nakakasabay pa sila nun. Pero pag mabibigyan talagang space itong si RTZ na mag-farm, kahit anong hero ang actually, mahirapan talaga kayo transitioning into the mid end into the late game. And EG is just gonna take that one. Medyo simple lang sa kanila. Oh, magbabalik kami for game number 2, EG versus Thunder Predator and the lower bracket na. So, Orbs and Nate, we will be right back. Yep.